Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi! Ba, talagang ano kayo ngayon? Energized. Saan man naghahari ang inggit. Alam niyo mga bata ang inggit? Alam niyo? Hindi niyo alam ang inggit? Ba, hindi nila alam ang inggit? Gayon pa man, sige, pakinggan niyo muna. Saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari rin doon ang kaguluhan at masasamang gawa. Naintindihan niyo mga bata? Aba, ang galing ng mga bata natin, naintindihan. Kung gagawin natin sa formula, ganito yon. Inggit. Itong batang itong malaki na, hindi pa alam ang inggit, ano? Inosente pa siya. No? Inggit plus makasariling hangarin equals kaguluhan at masasamang gawa. Amen? So ito ang isa sa mga aral na nais iparating sa atin ngayong 25th linggo sa karaniwang panahon. At ang aral na ito ay hango letra por letra sa aling pagbasa. Very good. Sa ikalawang pagbasa, pareho. Letter by letter. Letra per letra, parang kinopya ko lang. So, may dalawang bagay dito, o dalawang bahagi, dahil kasi inggit at makasariling hangarin. So, yung una, kung saan man naghahari ang inggit, maghahari rin doon ang kaguluhan at masasamang gawa. Yun ang isa. Ang isa pa na bahagi, kung saan naghahari ang makasariling hangarin, doon din naghahari ang kaguluhan at masasamang gawa. So una, makasariling hangarin equals kaguluhan at masasamang gawa. Sa alin pong pagbasa natin ito matutunghayan? Bang, galing ha. Sa unang pagbasa. Yung mga magulang kaya, huwag muna kayong sumagot. Tingnan natin yung mga bata kung sasagot nga sila. Pati yung youth ha. Okay? Sa unang pagbasa mula sa aklat nino. Sabi ko mga bata lang, mga bata pa ba kayo? Saan? Very good, kita pala yung galing-galing ng mga bata natin sa aklat ng karunungan. Ngayon, saan o kanino naghahari ang makasariling hangarin? Aba, ang galing. Galing-galing. No? Ang galing ng ating katekis, sister. No? Palakpakan natin si sister Fitz at saka si Brother Wilson. No? Sila ang nagtuturo sa ating mga bata. Ang galing, ano? Ngayon, ano
yung makasariling hangarin na ba, natanong ko ba kanino naghahari yung masamang yung makasariling hangarin? Kanino naghahari? Mga bata? Ha? Masasamang tao. Dinidiktahan yata ng mga magulang dyan, ha? O, ano ba yung makasariling hangarin na naghahari dito sa masamang tao? Alin? Ang tambangan, ang mga taong matutuwid. Bakit gusto nilang tambangan itong mga taong matutuwid? Pagkat sila ay hadlang. Alam niyo ang hadlang? Hadlang sa kanilang masasamang balak. Oh. Nagkaroon ba ng kaguluhan at masasamang gawa dahil dito? O, ano yung kaguluhan na nangyari? Tumahimik na, wala nang nagdidikta dyan. Ha? May dalawa. May dalawa. Ang subukin ang mga matuwid na tao na dustain at pahirapan. Di ba? Ganyan naman ang nangyayari, no? Laban sa mabuti, mabuti laban sa masama. Dinudusta at pinapahirapan. At ano yung ikalawa? Subukin na ang mga matutuwid na tao ay ibingit sa kamatayan. Ay talagang pagganyan ang ginawa natin, kaguluhan ang mangyari at masasamang gawa. O, sa alin pang pagbasa natin matunghayan yung maghahari, ay ang kung saan naghahari ang makasariling hangarin, maghahari rin doon ang kaguluhan. Ang bilis naman ninyo, hindi pa ako tapos, no? So, sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Very good. So, ngayon, saan o kanino naghahari ang makasariling hangarin? Sa mga kapatid ni Apostol Santiago. Huwag mong lakasan. Nabibingi, nakakabingi, no? So, talagang ano, area 3, ano? Talagang namamayagpag ngayon. So, sa mga kapatid ni Apostol Santiago, ito yung mga Hudyo na naging Kristiyano. Ngayon, ano yung masamang hangarin nitong mga kapatid ni Apostol Santiago? Ano? Ang masasamang nasa. Masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa. O, ano naman ang kaguluhan na nangyayari dahil dito sa makasariling hangarin? May dalawa. Ang una, papatay kung kailangan. Diba, kung may masamang nasa ka naman talaga, ay papatay ka kung kailangan para makamit ang pinaka ni mithi. At pangalawa, dahil sa masasamang nasa na nabanggit nga dyan, nagkakalaban-laban, masama nang ang nasa, masamang nasa, nagkakalaban-laban pa. Kaya ang pangalawa na mangyayari ay nagkaka
galit at nagkakalaban-laban. So maliwanag na kung saan naghahari ang makasariling hangarin, maghahari rin doon ang kaguluhan at masasamang gawa. Ikalawa, kung saan naghahari ang inggit, maghahari rin doon ang kaguluhan at masasamang gawa. O sa alin pagbasa naman natin ito ang natutunghayan o matutunghayan? Sa mabuting balita ayon kay San Marco. Very good. So, saan o kanino naghahari ang inggit? Sa bawat isa sa 12 na apostol. Ngayon, ano ba yung inggit na ito? Yung inggit ng bawat isa sa mga apostol na mapunta sa iba kaysa kanilang sarili, ang pagiging pinakadakila. So ano yung nangyari dahil dito sa inggit na ito? Nagtalo-talo sila sa daan kung sino ang pinakadakila. So maliwanag na kapag mayroong inggit, ay talagang may kaguluhan at masamang gawa. At gayon din, kung saan naghahari ang makasariling hangarin, maghahari rin doon ang masasamang kaguluhan at masasamang gawa. Amen po ba yun? O, gusto ba ninyo ng kaguluhan o masasamang gawa? O, anong gagawin natin para parang walang kaguluhan at masasamang gawa? So, iwasan ang inggit. Iwasan ang makasariling hangarin. Oh, kayong mga Sunday schoolers at yung mga mass goers sa St. Andrew, kayo ay walang inggit. Amen ba yon? Sigurado ha, walang inggit. Ang mga Sunday schooler at mga mass goers ng St. Andrew ay walang makasariling hangarin. Amen. So kung amen, wala kayong inggit, wala kayong makasariling hangarin, wala rin kayong kaguluhan at masasamang gawa. Amen po ba yon? Amen.